Nag-viral po ito sa social media. Nasa studio po natin, idol, si Mang Jun. Nais niyang linisin ang kanyang pangalan laban sa mga pinapakalat na videos laban sa kanya ng isang vlogger na kanya ring amo. Napanood ko to ah. Nakita ko sir, sobrang ginawa mo sir. Nang high blood ako. Inupakan mo yung security guard. Kaya buti po, hindi ka binaril ng security guard. Wala ba siyang baril noon? Wala po yata sir. Ah, kaya ka pala matapang manuntok. Eh kasi kung mayroong holster yung naka-holster yung kanyang baril o shotgun, hindi mo siya masusuntok, tama? Naging matapang ka kasi alam mo, wala siyang panlaban. Anyway, sige po sir. Salamat po sa pagpunta sir. Ba't mo kasi sinuntok yung security guard? Sir, actually idol, kaya po nandito para din po humingi ng public apology sa pagkakamali kong nagawa. Yes sir. Dahil alam ko naman po mali po yun. Pero may dahilan po talaga yun eh. Una-una po, yung boss ko na si Kit Talens. Ito yung vlogger? Apo. Kano-ano mo si Kit Talens? Driver niya po ako. Yung gwardiya po may ginawang issue. May pumunta pong fans sa bahay nila. Hindi po niya nilabas. Wala pong nakita yung pants. So yung gwardiya po ang nag-entertain. Kinuha po nung gwardiya yung number ng pants. Ginawang textmate. Ah, babae itong fan. Ah, babae po. Tinextmate niya po. Lahat po nung kasiraan nila, tinismiss po. So okay, yung pants po, pinorward yung mga message ng guard, kilakit. Sa dami po na sinabi niya, natatandaan ko lang po na sabi niya, sabi ni Mang Jun, ganito, ganyan, ganon, ganon. Eh hindi ko po siya kilala, personally. 2 days pa lang po siya nagjo-duty. Ginamit na lang po yung pangalan ko na ako daw po ang nagsabi sa kanya ng okay, mga paninirang yon. Although, alam po ng mga tao kung paano ko po ipagtanggol si Kit bilang amo. So, parang lumito, pinagtatanggol mo lang dito si Kit Talens? Yes po. Kasama na po rin pagtanggol ko, kasama na rin po rin yung paninira niya sa amin. Naghalo na po. Ako po, idol, kasi kaya ako napuno, hindi ko po siya kilala personally. Hindi ko po siya nakakausap. Para silaan niya ako doon sa amo ko, na yung mga kwentong yon galing daw po sa akin. Never ko po siya nakausap. SG Harold Domer, magandang hapon po, SG. Magandang hapon po, sir. Kayo po yung sa video na inupakan at... Opo, sir. Dalawang beses po akong inupakan yan, sir. Awang-awa nga po ako doon sa inyo, sir. Napalood kayo sa sobrang sakit. Tikpa nga po akong bantong ng lamesan yan, sir. Dito po ngayon si alias Mang Jun at humingi po siya ng apology. Mali po yung sinasabi niya dyan, sir. Hindi ko po hiningi ang number ng fans. May dalawa pong fans na dumating. Siyempre po, ako po yung guard. Ako po talaga yung mag-i-entertain. Kinausap ko po yung dalawang fans, tapos nagpakilala po sila na fans daw po sila ng Kasatsat family. Okay. Tapos ang mismong kausap daw po nila ay si Mang Jun. Mm-hmm. Kaya sila pumunta dito para i-claim yung prize nila na napanalunan. Pero hindi na daw po importante yun. Ang importante daw po ay makita po yung kanilang iniidolo na si Sir Kate. Nagpa-contest itong si Kit Talens at nanalo sila, i-claim nila yung prize. Opo, yun po yung okay, pagpapaliwanag po sa akin ng dalawang fans. Okay. So hindi na daw po kailangan nilang kunin yun. Importante po makita lang yung idol nila. Tapos ayoko pong nakikitang nakatayo lang yung mga taong pumunta doon, nakikita sa harapan lang. Kaya kumuha po ako ng upuan para bigyan po sila ng upuan doon sa gilid ng guardhouse. Okay. Nagsabi po sa akin, kung tinanong ko po, saan pa kayo galing? Sabi po nila, Pampanga pa daw po. Nakita ko po, parang gutom na po sila. Inala ko pa nga po ng kape, tinanong ko po kung kumain na ba. At tinawag po ako ng dalawang babae. Kuya guard, baka naman pwedeng magpa-picture para lang makapagpasalamat, sabing ganun. Sino po yung dalawang fans? Opo, yung dalawang fans po. Okay, so nagpa-picture kayo? Po sir, palakaibigan naman po ako. Hiningi ko po yung TikTok nila para friends-friends po kami. Hindi po cellphone number, sa TikTok po yun, nililino ko po. Kinukumusta ko po sila nung gabi nung pagka-out ko. Kinumusta ko po sila kung anong balita, nagkita ba kayo ng idol nyo. Hindi naman daw po sila sinipot, kinabukasan. May mali po talaga ako nasabi kay sir. Kate, na parang plastic sa loob, sa hindi, ano po sila, hindi po maayos. So in short, tama ito sinabi ni Mang Jun, siniraan mo yung si Kate Talens. Opo, pero nag-ayos po kami niyan, sir. Sir Kate po, mabait po yan. Eh bakit na upakan ka nitong si Mang Jun? Binalikan na naman po ako niyan, hindi ko po alam kung bakit po bumalik po yan dun sa akin para kumprontahin po ako. Hindi niya na, hindi niya daw po ako matansya, gusto niya daw po akong ingud-ngud. So Mang Jun, inutusan ka ba ni Kate Talens na upakan to? Sumenyas po. Sumenyas si Kate Talens? Ganun po siya. Ano yun? Parang gangster sa sini? Pag ganun, ganun naman po kasi yan eh. Pagka meron po siyang pinag-iinitan or basher, ako po talagang sumasalo dyan. Ako po sumasagot dyan. Nakatayo po siya eh. O tapos? Gumanon po siya. Alam ko na po yun. Teka muna. Eh, halimbawa ako, titingin ako kay Shari. So upakan agad ni Rose? Hindi po. Parang nagkatingin na lang po kami. Parang utu-uto ka.
Parang aminin ko po sir kasi sobrang kasi loyal po sa kanya. Kasi mali mo baka walang masama yun. Tinignan niya yung ni Kit Talens. Di sa kinakampihan ko to si Talens. Hindi ko kilala itong taon to. Mali mo, tinitignan niya itong si SG. Kung ano may dahilan yun. Upa ka muna agad. Parang sobrang ano na po sa kasi si Kit Idol eh. Nainis po talaga siya sa paninira ni ano ni Harold. Mr. Kit Talens, magandang hapon po sa inyo, Sir Kit. Magandang hapon po, Sir Rafi. Okay, meron kasi mga netizen. Ito, tinatype na ng mga IT namin. Opo. Na lahat daw ito ay pakanamo para tumaas yung iyong subscriber para sumikat ka. Opo, sobrang napakasinungaling po ni Mang Jun, Sir Rafi Tol po. Yan sinasabi niya sumenyas, wala po ako nung binugbog niya yung guard. Nasa loob na po ako. Dalawa kami ni Bena, pumasok na po kami after mga 2 hours kasi okay na po kami ni guard eh. Mabait po si guard kausap, pinayuhan ko pa siya, nasabi ko. Sabi niya kasi naawa daw po siya sa dalawang fans. May kuliti po kasi ako noon. Pero nung dumating yung fans, tulog po ako noon. Pagising ko, kahit gusto kong labasin, may kuliti po ako. At the same time, hindi ko po pinapunta yung dalawang fans. Kasi load po yun eh. Load po yung premium nila. Si Mang Jun ang nagpapunta. Ngayon po, yung sinasabi niyang sumenyas ako, napakalabo po noon kasi wala po ako. May video po yan. Kita ko yung video eh. Kasi tinag kami na maraming beses eh. Sir, sa video yon wala doon si Kit Talens. Tanging ikaw lang, nanuntok ka, at pagkatapos, paglakad mo diretso, may mga lumabas sa may bandang unahan ng screen, pero hindi ko nakita na si Kit Talens sa paligid. Nasa likod po siya ng mga nagkakamera, Idol. Hindi sa kasabi mo, gumanon. Ang layo po ng pwesto namin, bago kami lumabas, Idol. So, gumanon si Kit, ibig sabihin noon, upakan mo na. Parang gano'n po yun. Parang alam tirahin po, mo na. Kasi kadalasan po pag may mga nagbabasit sa kanya, ako pa talaga ang pinapaano niya, pinapaharap niya. Gustong-gusto po niya yan, na pinagtatanggol ko siya. Totoo po yun, Idol. Alam po nung karamihan niya, nakikita po sa video yan, pa-followers niya yan, Idol. Hindi po ako nagloloko, hindi po ako nagsisinungaling. So ibig sabihin, ginagamit niya kapalagi para panablas sa mga bashers? Gamit na gamit po. Nasaan siya rito? O, tapos may umawat na nakayelo. Sino yung nakayelo na umawat? Admin niya po yan. So nasaan dito si Kit? Hindi na po buo yung video nila eh. Meron pa po ako naglalakad dyan, Idol eh. Maglalakad pala ako papasok, naka-video na eh. Okay. So ibig sabihin pinutol ng video? Pinutol na po yan. Video nito? Yung mga admin niya po. Ay, yung admin niya? Opo. Apat po yun nandun na admin niya. Dalawang... Yung admin niya ang nag-video nito tapos ipinost pa? Opo. Mga admin niya po. At ang dineclare niya po una, CCTV. Hindi po CCTV yan dahil wala pong CCTV sa bahay nila. Sir Harold! Opo, sir. So, itong video na ito, hindi to CCTV? Opo, cellphone po ng admin daw po yan. Pero mayroon po akong kuha ng CCTV gawa ng... Hindi lang po kita yung buong pangyayari, sir. Mr. Talens, okay. Opo. So, ang nag-video nito is admin ninyo? Admin po, opo. Sakto pong nagti-TikTok daw sila dyan. Mayroon pong date yon, may TikTok po sila. Na, nung sinugod na naman po ni Mang Jun yan, pangalawa na po yan eh. May una pa po na hindi agad na video yan kasi... Pinira niya na po yan eh. Okay na po kami ni guard noon. May una pa po yan. Hindi. Ang tanong niya, ko lang, Kit, ano? Wala po ako dyan. Kaya nga, alam ng admin mo na itong si Mang Jun ay driver mo. So bakit niya ipoposto nang walang paalam sa'yo? Parang kasiraan mo ito yan. Kung tutusin. Opo, kasiraan ko po talaga yan. Kaya napakalabong ako ay magpo-post niyan. Kaya nga yung admin mo, kaya parang tumutugma. Kaya ito sabi ng mga netizen na iba, set up niyo ito para sumikat kayo. Kasi nung umalis na siya rito, nag-post siya na yung CCTV, kinuha niya rito kaya napaalis po yung dalawang guard dito dahil sa kanya. Kinuha niya yung CCTV na putol, yung pagkasapak po ng isang beses, yun lang po yung kinuha niya, siya mismo ang nag-post, siya si Mang Jun, ang nag-post po. At ang sabi niya, lahat ginagawa ko, halos makapagpatayan ako sa'yo kasi po sinisiraan niya na po talaga ako. Ngayon, putol po yung post niya, kaya po nasapilitang ipinost po yung full video. Okay, send na po. Yun po yun, okay. Sir. Mang Jun, meron ka pa lang YouTube channel. Opo. So, siya po ang may hawak. Never ko po nakita ang kinikita noon. Ever since po, Idol. Sino may hawak? Siya po. Hindi niya po sinabi sa akin na nakakonect sa kanya. Sino may sinong admin? Siya po ang may hawak. Si Kit Talens mismo po. Yung mga kita doon, di mo... Hindi ko po nakita ever since. Yung silver button ko po, tinatago niya. Kaya po ako hindi makaalis sa kanya, Idol, noon pa. Dahil yung channel ko gusto ko pong makuha. Pero lagi niya pong pinagkakait yun. Gumagawa siyang dahilan. Akin yung cellphone mo, kukunik ko na lang. Ang tanging alam ko lang po doon, mag-upload ng video. Nating more na po. Wala okay, na. So Kit, nasaan yung silver button niya, no? Mang Jun? Hindi po.
Sir Rafi. Sir, pakisagot lang po sa nasa na po yung silver hindi, button niya? Wala pa pong silver button niyan. Tsaka hindi po sa kanya yan, Sir Rafi. Para ang ginawa ko sa kanya is talent po siya. Niname ko po yan. Ang Gmail po niyan is, kahit po tignan nyo, kittalents0514. Gmail ko po yan. Connected po yan sa kittalents ko. Paano ko po ibibigay sa kanya? Meron dito, sir, na nakapangalan siya. Pangalan niya eh. Opo, name niya po. Kasi tandem po kami dyan. Ininame ko lang po sa kanya. Pero halos lahat po, andyan kami dalawa. Ako po nag-e-edit, akin yung camera. Lahat-lahat ako po. So ba't mo pinangalan sa kanya kung ikaw pala lahat-lahat? Parang naging talent ko po siya, ganun. Napag-usapan na po namin na happy po kami sa sweldo dyan. Ang binibigay ko sa kanya every month is 30,000, minsan 40, minsan 50. Iba pa po yung bonus niya, iba po yung incentives niya. Okay, ganito na lang ano. Eh, hindi ko alam kung sino paniniwalaan ko sa inyong dalawa, pero ang alam ko, meron ditong naapi si SG Harold Domer. Mr. Domer, gusto mo magdemanda, sir? Tulungan kita. Opo, sir. Grabe po yung ginawa niya ni Mang June. Di po makatulog. Pati po mga pamilya ko, naghihirap na kung saan-saan na nagagilap ng pera para lang makalabas kami. Hindi ko na po alam ang gagawin, sir. Parang nakakatakot na kung gumala ng jampa yan, pag-alagala, nananakit ng tao. Tutulungan kita makakuha kang hustisya. Mang June, may gusto kong sabihin kay Mr. Domer kasi pag hindi ito nagpa-areglo sa'yo, at sana wag. Nag-usap din naman tayo. Tutulungan ko ito. Bago tayo nag, di ba, na sinabi mo nga may kamalian ka rin. Ako, inaamin ko talaga, ina-admit ko yung mali ko nagawa. Yun ay bugso lang din ang damdamin ko bilang isang driver ni Kit. Dahil nung panahon yon mas okay pa kami. Ipagtanggol ko lang siya kasi yung mga sinabi ni tao mong salita sa fans, sobrang below the belt talaga. Nandun pa yung pangalan ko na parang lumalabas, ako pa yung nanira, ako pa yung nagsabi sa'yo ng mga kasiraan. Yung time po na yun, idol, okay pa kami na ni Kit. A week before, sinipa na nila ako. Dahil po, kasi hindi naman po yan talagang issue eh. Nilagay lang po nila yan para maligaw po talaga yung issue. Malihis po yung kinuha ko. Ano bang pinaka-issue? Nahuli po siya mang babae, ng girlfriend niya. Kit. Nahuli, yun po talaga. Kaya pinalis ako ng asawa niya. Nagsumbong ka? Hindi po. Pinagtatakpan ko po siya. Ah, pinagtatakpan mo si Kit. Nahuli siya ni Bena, Crisostomo, ito yung girlfriend. Pinagtatakpan ko pilit, pero nag-imbestiga pa rin po yung asawa niya. Nalaman pa rin po yung totoo. Kaya pati po ako, sinipa. So ano kinalaman doon na yung nanuntok ka para kay Kit? A week before pa po yun. Yun po yung ginilalabas nila. Ang nililihis po nila yung kwento. Kasi yung mga followers po namin, pinipilit na sabihin ko anong dahilan, ba't po daw ako nawala. Ah, okay. Hinahanap po ako. Kasi araw-araw po ko nasa vlog niya eh. Kasama po ako eh. So nung usapan po namin, bago ko po balis, Kit, wala ako talagang pera. Wala akong pang-umpisa. Baka naman pwedeng tulungan mo ko kahit pang-umpisa ko lang. Wala na pong mahabuli sa kanya. Yung channel ko kasi ayaw niyang bitawan po eh. So after 3 days, biglang sabi nung guard po na iwan doon, bawal na daw po umpunta ng village. So ano pa pong aasahan ko? Okay, ganito na lang. Ganito po. Mang June, pwede ko kayo mag-state witness na yung sinabi niyo ngayon, kaya niyo sinuntok itong si SG Harold dahil sa utos ni Kit Talents. So para... Dalawa kay mga kasuhan, hindi lang ikaw. Okay po. Di ba? Opo. Basta ilalagdag mo siya. Opo. Mr. Talents. Hello po. Dalawa kay mga kasuhan ni Mr. Domer kasi ilalagdag ka ni Mang June at sasabihin niya na kayo may utos sa kanya at siya ay isang blind loyal follower mo. Alam po na marami yan. At meron doon siya mga testigo. So sir, pareho kayo rito mananagot, pareho kayo makukulong, pareho kayo magsasama sa loob ng kulungan, doon kayo magsusuntukan sa loob ng kulungan at kapag kayo po minalas-malas, nag-aantay po sa inyo si Dagul at saka si Peryong. Lalo na ikaw, vlogger. Pagpipiestaan ka ni Dagul doon at saka ni Peryong, hindi ako nagbibiro. Alam mo, Kate Talents, sabi mo, di ba lalaki ka? Magpakalalaki ka, harapin mo ko. Sabihin mo yung totoo sa mga followers natin kung anong dahilan, kung bakit ko nagawa yan. Hindi yung nililihis mo yung kwento. Ang totoo talaga ng babae ka, yun ang purot duli nito. Lumala nang lumala dahil pinapakalat mo kung ano-anong kwento. Kung ano nang nilalabas ng kwento. Kaya yung mga followers nalilito, nag-aaway-aaway sila. Sana magpakatotoo ka. Babae ang dahilan nito ng punot dulo nito. Huwag mong inililihis ko ano-ano. Alam mo sa sarili mo yan. Alam yung dalawa yan. Totoo, alam mo yan. Pinalaki nyo ng husto. Yung babae na po na yan, hindi po ako lumalabas dito sa bahay. Alam po yan ng mga manonood ko. Siya po ang nagbigay sa akin ng babae niyan. Siya po ang nakakilala dyan. Sinong si Mang June? Si Mang June po ang nagbigay sa akin ng babae na yan. Ngayon, nararamdaman ko na po na gusto niya kaming pag-awayin ni Bena. Ba't niya gagawin yun? Pag-awayin kayo? Kasi po parang may inis po siya sa akin na ang gusto niya is buo yung sa kanya sa YT. Yung YT po talaga yan eh. Diyan po siya nanggigigil eh. Nung binugbog niya yung guard, natakot kami kasi violente siya.
mayroon na pong kaso yan at may death threat pa kami dyan. Kaya nga po umakyat po itong kaso namin eh. Mayroon pong death threat yan sa amin na papasabugin po kami ng granada, which is nandun din sa salaysay niya nung pinasok po si Bena sa bahay namin, tinutukan ng barel at tinali ng ano yun, ng tape, duct tape. Sige, bigyan din natin ng boses yung mga netizen, yung mga fans po ninyo, yung mga subscribers po ninyo nanonood sa atin ngayon. From Anna Clarice Gonzalez Dulay, kung malinis hangarin mo Keith Talents, bakit ka nag-delete ng mga videos? Umi Waabi, kawawang Mang June, alam kasi ni Keith na masisira siya pag nakunan siya doon sa video na yon. Yan ang depensa ni Keith, wala siya doon. Ryan Zaldi, tignan mo walang utang na loob na ninira na lang, wala kang utang na loob Mang June, isa kang Judas. Tata Poras, gusto niya lang sumikat magkapera Idol Rafi. And Glyza Marco, nako sir, ang umareglo si Talents dyan, si Guardia para lumabas na ah. Mabait siya. Lalaine Tolentino, tama Mang June, ipagsigawan mo nako Kate, huwag ka na mag-explain, shut up. Sir Domer, po. Ano pong gusto niyo mangyari sir? Sir, gusto mo pong mapanagutan ni Mang June yung pang Google Pay niya sa akin sir, dalawang beses po yun. Siyempre, pag dinimanda niya si Mang June, ituturo ni Mang June si Kate na yun may utos, do dalawa sila. Pero ano dyan sir, nag-ayos po kami noon, napaka-imposible po nung pangyayaring yun sir. Nag-ayos na kay ni Kate? Opo, nung time na pong inano po ako niya, pinabayaan ko po yung unang pananakit sa akin sir. Pero bakit binalikan na naman ako, yan na po yung kitang-kita po. Ah, taga mo na, yung pangalawang pananakit na yan ni Mang John? Opo. Yung unang pananakit, kailan nangyari yun? Yun din pong araw na yun, alas 3 po, tapos alas 5 sir. Ah, binalikan ka pa for the second time? Opo, dalawang beses po yan, sir. Siya kanya pa daw po binigay yung, ano, yung CCTV footage na kopya. Yung guardia ang nagbigay, yung kasamahan ko. O, ba't binigay sa kanya yung CCTV? Yun na nga po, siya na nga po ang nanuntok. Siya pa po ang nagkakopya. Tapos, nabalita ko pong may nagpost daw po na siya yata po yun. Ah, may nakipag-ayos ka na sa'yo si Kate at tinanggap mo yung kanyang pagkipag-ayos? Opo, okay na po kami ni Sir Kate. Ewan ko po dyan kung bakit na... Paano nakipag-ayos sa'yo yung si Kate? Paano yung... Opo, may video po dyan. Niya. Balit. Hindi, ano nga po yung sinabi niya, sir, yung nakikipag-ayos sa'yo si Kate? Nag-sorry siya sa'yo? Opo, opo. Paano nakipag-ayos sa'yo si Kate? Binayaran ka niya? Nag-sorry siya? Hindi po, sir. Pumunta po sila doon para po humingi din po ng dispensa doon sa unang pananakit sa akin. Tapos naghingi rin po ako doon sa mga nasabi ko po sa kanya. Nagkapatawaran po kaming dalawa. Nag-akbay pa nga po ako kay Sir Kate. Para katunayan pong okay na po kami. Mayroon pong video na totoo po yung nasa vlog ni Sir Kate na nagkaayos po kami. Alam mo Harold, ano eh, nagamit ka rin dito eh. Yung video na ginagawa na nakikipag-aregyo sa sayo para katibayan niya. Para yun ang maging katibayan niya pag sinet up na nila ako. Set up na set up po talaga idol ang nangyari sa akin. Kaya po naka-video yung pag-uusap nila eh. Binidyo po yung talaga ng admin niya nung inaayos niya na. Kaya yun doon ako nagtaka eh. Yung admin niya nag-video at pagkatapos in-upload. Opo. Kasi kung gusto niyang protektahan ni admin si Kit, hindi niya i-upload 'yon. Opo. Kasi kasiraan ng kanyang boss 'yon. Kahit na driver ka niya, kasiraan pa rin ng boss 'yon. Hmm. Habang maaari pagtatakpan ka niya. So yung the fact na in-expose niya agad sa social media yung pananakit mo, ibig sabihin talagang merong gustong manira sa iyo. Opo, sila po. Kasi yung day na po nangyari ng idol, may alam na po yung asawa niya tungkol sa pambababae niya. Yung mga admins niya, gusto na akong paalisin. Gusto akong mawala sa bahay. Gusto nila ako ilayo kay Kit. So parang sinet up ka? Sinet up po nalaga ako. So therefore, kapag dinimanda ka ni Sir Domer, ituturo mo ito si Kit? Opo. Okay na yun? Opo. Okay, Sir Harold. Opo. Pag nagdimanda ka, tutulungan ka namin. Ako nang magagastos lahat-lahat. So, didemanda mo sir. Pareho sila, si Mang June at si Kit. Sa akin po, okay na po kami ni Sir Kit. Wala na po yan, yung pangalaman pambubugbog, sir eh. Sir. Mabait naman po sir, yan, sir. Opo. Kung ako sa'yo, hayaan mo na lang yung korte ang mag-evaluate, mag-assess kung sige sino po talaga ang nagsasabi okay ng totoo sa kanilang dalawa. Sige po. Kasi pagdating sa korte, sir, eh mahabang proseso yan. Maraming mga magtitistigo, maraming mga itatanong, maraming gagawing investigasyon. Magkakalamanan talaga. Sige so, po. I-demanda niyo po yan and then yung fiscal po mag-imbestiga. Kapag nagkaroon ng resolution, iakit po sa judge, then sa judge magkakaroon ulit ng investigasyon, magkaalamanan. Opo, sige po. Okay? So, sige wag po mo muna pakawalan si Kate. Pareho silang i-demanda mo. Okay po. Okay, sir? Okay po. Okay, so, Mang June, i-demanda ka ni SG Harold and then ituturo mo si Kate na bilang nag-utos sa'yo. Okay po, I do. Na ikaw isang blind, loyal staff. Opo. Follower
kaya nagawa mo yun at dati mo na ginagawa. Tulad na explain mo rito. Opo, opo. And then evaluate ng piskal yan and then iakit sa judge, then pareho kayo mawarant. Okay, idol. Okay? Opo. Sige. Okay, talents, yung regarding to sa channel ko tsaka yung benefits ko, paano naman ako? Kasi idol, di, wala po siyang benefits dyan eh. Hindi siya nagkahulog ng SS. PhilHealth. Doble pa lang kasalanan mo. May kasalanan ka sa korte. Criminal po, case. Meron ko pa dito therapy. Admin case. Ito po yun. Opo. Ah, wala, actually, criminal case din ito. Yung hindi mo pag bigay ng mga ano benefits sa intauhan. Sir Rafi, ano po, hindi naman po siya regular sa akin. Sir, regardless regular siya o hindi, the fact na siya ay nagtatrabaho sa iyo. Nag-usap na po kami na yung sir, niya. Sir, is, driver mo siya, kailangan mabigyan mo siya ng benefits whether siya ay part-time, whether siya ay hindi regular. Kailangan may benefits ang lahat ng mga empleyado, lahat ng mga manggagawa. Opo. Ngayon sir, pwede kanyang sampahan yan. Dalawa ng kaso mo. May kaso ka sa pananakit kay SG Domer kasi idadamay ka niya. May kaso ka pa sa hindi pagbigyan ng tamang benefits sa, dito kay Mang John. So, pati mga yaya po, walang benefits dun. Pati mga yaya? Opo. Walang okay, na po, okay na po yan sa mga yaya. Sir okay Rafi, naayos ko na po yan. Sir, ang laki na kinikita mo sa YouTube. Hindi mo man lang kaya paswaldo na maayos yung mga po, tao mo? Lahat po, lahat po meron po sila. Kasi ang mali ko lang po, Sir Rafi, talaga sobrang nagtiwala po talaga ako. Wala pong mga katibayan na yung sulat-sulat po. Yun nga po yung sinasabi nila sa akin na mali ko eh. Sir Harold. Sir. Sige, may gusto kong sabihin kay Kate muna. Kay Sir Kate naman po. Bale, wala naman po na sa amin yung nangyaring at sundo po talaga po kami niyan, sir. Kay Mang Jun lang po talaga yung ano, sila naman po talaga yung nanakit. Sir, hindi ka ba kasabot ni Kate dito? Naku, napakalabo po nun, sir. Kasi hindi naman po ako empleyado niyan, sir. Hindi nga sir, pero bakit masyadong todo kampi ka kay Kate? Dapat sir, timbangin mo rin sir. Pero kung ano pong nakikita niyo po, dun po ako sir. Kaya nga sir, para sa akin sir, para malaman yung katotohanan, kasi meron ding issue itong si Mang Jun kay Kate at may sinasabi siya na labas si Kate niya ang tulog. Labas na po ako dun sa dalawang issue niyan. Kaya nga sir, para magkaalamanan talaga sa korte po, mag-iimbestiga po yung korte. Opo. Ang ginagawa ni Mang Jun, hindi naman siya humingi ng, sa nakikita ko, ayaw niyang parang wag mo na ako idemanda, hindi yan ang gusto niya eh. Ang gusto lang niya, makukulong siya, kailangan kasama yung kasabot niya. Parang ganun pakindinin ko, tama sir? Opo, opo idol, tama po. Parang walang problema sa kanya makulong basta't kasama yung nag-utos sa kanya. Nag-gets mo sir? Kung ganun po yung nangyayari sir, dapat po talaga yun. Good. Good. Sige po. Sige sir, pupunta ka namin dyan at tutulungan ka namin makapagsampan ng kaso sir, okay? Salamat po. Salamat po sir Harold. Sige po. Mang Jun, ganun lamang. Sasampan ka ng kaso, opo. Ituturo mo si Kate. Then dalawa kayong idol yung sa channel ko na in-earn, wala na po yun. Sino kasing admin? Sa lang din po mahawak ng mga channel. Kasi sir, dapat ni-register mo ba yan? Sa po ko nakakaalam talaga niyan, idol eh. Ah, wala kang habol. Kahit yung silver button na lang po sana na pangalan po sa akin yun. Nakapangalan ba yung silver apo, button? Apo, yung channel po rin sa akin. E di report mo sa YouTube. Turuan kita, makikipag-ugnay tayo sa YouTube. May mga IT kami rito na alam kung paano ang kumontak sa YouTube. Okay po, okay po. Punta ka doon sa kabilang booth, kausapin mo yung mga IT namin. Okay, ha? Idol, salamat po. Bibigyan ka ng guidance. Mm-hmm.